Hi guys! Welcome ulit sa ating channel, ang Pet Vlog Unlimited. So ngayon, ay kagaya ng ating tema o paksa, alamin natin o ating i-discuss yung anim na reason bakit Belgian Malinois yung napili natin na bread para po sa ating mga Belgian lovers, mga dog lovers at mga kanyubi. No? Alamin natin, magbigay tayo ng anim na reason o dahilan kung bakit talagang maganda o Belgian Malinois ang the best para sa atin. Okay? So, alamin lang natin, mag-discuss lang tayo ng maikling background tungkol sa bread na ito. Kagaya ng nasa kikita nyo, si Ghost, isa siyang Belgian Malinois. So, very obvious naman, sa pangalan pa lang, ang mga Belgian Malinois ay nagmula sa bansang Belgium. Okay? At to be specific, mga ka-dog lovers, sa probinsya ng Malines, kaya nga tinawag siyang Belgian Malinois. Meron pong sila ikabilang sa mga tinatawag na herding dogs. Kaya nga ang Belgian Malinois tinatawag ding Belgian Shepherd o Belgian Shepdog. Now, may apat na varieties po ito, no? Yung Belgian Malinois, yung kanilang race. May apat na varieties sila. Una, yung tinatawag na Belgian Terbourin. Makikita niyo sa picture. At yung Belgian Lakenois, Belgian Groenendael. At ito na nga po, ang ating paboritong si Ghost, ang Belgian Malinois. Okay, so ang mga Belgian Malinois ay kilala ng mga athletic breed na ang katawan nila, yung body nila, nakabuild para sa endurance. So, doon sila kilala. Palibasa yung mga sheepdog nga sila. Ngayon, bukod na sa mga factors na yon, ating pag-uusapan ngayon, bakit Belgian Malinois ang ating pinili at bakit ito yung masasabi nating pinipili ng marami sa ngayon. Napakaraming Belgian Malinois ngayon, mga dog lovers dito sa ating bansa sa Pilipinas. Kitang-kita natin yan. Ang unang reason na nagustuhan ng marami ay yung about sa health. No? Ang mga Belgian Malinois po may kahanga-hangang kalusugan kung ikukumpare sa ibang bread. Halimbawa sa German Shepherd at sa iba pang magaling sa ibang bansang bread. Bakit? Kasi ang mga Belgian Malinois ay merong unlike ng ibang bread na nagkakaroon ng diferensya sa mata kapag medyo nag-edad na, nagkakaroon ng problema sa balakang o sa hips. Ang Belgian Malinois, bihira pong mangyari sa kanila yon. Kahit itanong natin sa mga nakapag-alaga na, meron silang napakahusay na health. Actually, kung mahusay lang ating pangangalaga sa kanila, mga ka-dog lovers, mga kanyubi, hindi natin sila tinitipid sa kanilang pagkain sa dog food, hindi natin sila pinagkakaitan ng kanilang vaccine, para rin silang mga aso dito sa Pilipinas. Yung kanilang health, no? Hindi sila nagiging sakitin at nagiging malusog sila sa buong buhay nila. Umaabot sila ng 14 years, no? Kahit matanda na, ay naroon pa rin yung kanilang health. Okay, yun ang una. At yun yung nakakabawas sa ating gastusin kasi nga hindi po sila sakitin. Marahil yan isang dahilan kung bakit tinatangkilik ng maraming Belgian Malinois compare sa ibang bread. Pangalawa, ito na nga. Binanggit natin kanina. Pangalawa. Availability. Ayan. Sobrang dami ng Belgian Malinois dito sa atin. Sobrang daming nagbe-breed nito. At napakadali pong maka-avail lang mga lahi na ito ng Belgian Malinois. At dahil sa maraming nagbe-breed nito, sobrang daming makukunan, yung presyo niya is hindi ganun kataas kung ikukumpare sa ibang breed. Yan ang halimbawa ng German Shepherd dog. O kagaya ng Doberman, Pinscher o iba pang mga dog. So, yun yung pangalawang dahilan, yung availability nito, napakadaling makakuha kung bakit napakarami nag-aalaga ngayon ng bread nito. Pangatlo, yung tinatawag na trainability. Ang mga Belgian Malinois ay kilala ng mga dog na matatalino at madaling turuan. So, yung mga baguhan, kahit yung mga newbie, ay nagagawa silang turuan ng basic obedience. Manunood lang sa YouTube, kukuha ng ilang mga tips, ayan, matitrain na nila. Sapagkat ang mga Belgian Malinois po ay madali talagang i-train once na na-establish mo na yung bonding, once na nakuha mo na, nalaman mo na kung paano makikipag-communicate sa kanila sa paraan na naunawaan nila, which is ito nga po yung positive reinforcement training. Ito po yung isang paraan na madali silang turuan dahil ang mga Belgian Malinois po ay mga sensitive na dog sa reprimand, sa correction. So, yun ang pinaka-effective na paraan para turuan po natin. Madali silang matuto.
So kahit yung mga bata pa lang, yung mga hindi sanay sa dog training, natuturuan sila ng mga basic na mga command. Okay, yung pangatlo. Pang-apat, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, agility. Yan, dito ako talaga sang-ayon, mga ka-dog lovers, ano? Pagdating sa tinatawag na agility. Sa katunayan, ang mga Belgian Malinois po ay tinatawag na Air Jordan of the dog. Meron silang kakayahang tumalo ng napakataas, tumalo ng napakahabang distansya, at napakaliksi nila, very agile sila, at napakabilis nilang kumilos. So makita natin ano kung i-compare natin sa ibang dog. Although ang ibang dog, may mga dog na mabibilis din, kaya mga Jack Russell Terrier. Pero sa kanyang ka-level, sa kanya bilang medium-sized dog, ang Belgian Malinois ay merong kamang-hamanghang agility. Napakaliksi niya, napaka-elegant niyang kumilos, at gustong-gusto natin sila kapag tumatalon, tumatakbo. Napaka-noble ng mga Belgian Malinois. Okay, malamang nagkakaisa tayo dyan, mga dog lovers. Yung pang-anim, no? Kasi natalakay natin yung health, availability, trainability, agility, pang-lima, no? Sorry, mga ka-dog lovers, lima lang pala ang ating i-discuss dito, no? Na reason kung bakit Belgian Malinois ang ating pinili. Inalis natin kasi yung isang adaptability, pero sa totoo lang, ganoon sila. Ang dali pong maka-adapt ng mga Belgian Malinois sa iba't ibang sitwasyon. For example na lang, dun po sa weather. Alam natin na ang mga Belgian Malinois ay sanay sa malambig na kapaligiran. Sanay sila sa mayroong four season, may nag-i-snow. Pero dahil sa kanilang magandang coat, na bagay din sa ating klima dito sa Pilipinas, madali silang naka-adapt. Nakayanan nila yung ating mainit na panahon, which is yan ang reason kung bakit napakaraming German Shepherd Dog ang pinalitan ng Belgian Malinois sa mga lugar na maiinit. Dahil mas nakakapag-endure, no? Mas kaya ng mga Belgian Malinois ang mainit na panahon. Yung mga nadideploy sa Iraq, sa Middle East, karamihan na po dito ay mga Belgian Malinois dahil sa kakayahan nila maka-adapt sa mga bagong mga bagong weather. At hindi lang sa weather, no? Sa aking experience po, mga Belgian Malinois, na kagaya ng aking dog galing sa cities, dinala ko dito, halos ilang araw lang, naka-adapt na niya sa kapaligiran, naka-adjust na siya, at parang sanay na siya, no? Hindi na siya alup. Ganun din, vice versa, yung Belgian Malinois na-bred sa ganitong lugar, sa mga probinsya, dalhin mo siya sa city, it only takes mga 2 days or 1 day, kanya na maka-adapt sa kanyang bagong kapaligiran, at hindi na siya naninibago. So, isa rin yun, kabilang yun, no? Sa anim na ating reason kung bakit Belgian Malinois. Ngayon, ang pinaka-interesante dito mga ka-dog lovers na sa ating reason, at personally, ito yung isa kung bakit gusto ko ang Belgian Malinois, which is hindi naman po natin sinasabing ibang breed eh, hindi natin gusto, kasi marami pa rin mga dog na may katulad na mga katangian sa ating mga Belgian, gaya ng mga German Shepherd Dog, sila ay mga mahuhusay ding mga guard dog, mahuhusay silang protection dog, bomb sniffing dog, at matatalino din itong mga German Shepherd. Sa trainability, hindi po sila pahuhuli. Mga German Shepherd ay kilala na mga dog na may kakayahang maka-analyze ng situation. Kahit walang command, ay kilala ang mga German Shepherd at ang Doberman Pinscher. No po, matatalino sila pagdating sa training. So, hindi natin sila dinidiscriminate. Pero ang pinag-usapan natin ngayon ay Belgian Malinois. At ang isa nga po, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, na interesante sa video na ito ay pagdating sa pagiging guard dog. Siguro napansin din nyo yan at kayo isasang-ayon, agree din kayo na napakahusay na guard dog ng ating mga Belgian Malinois. Tinatawag ko silang excellent guard dog, no? Kung i-compare po sa iba, although ang ibang mga dog din, mga linya ng mga kilalang guard dog, kagaya ng mga Doberman Pinscher, German Shepherd Dog, ay mahuhusay din pong guard dog. Pero dahil sa nabanggit na nga sa una, sa kanilang agility, sa kanilang adaptability at health, nagiging excellent guard dog ang ating mga Belgian Malinois. Ano yung isang dahilan o mga dahilan na nakita natin kung bakit natin masabi na ang Belgian Malinois ay napakahusay na guard dog? Sa inyong mga experience, marahil ay meron din kayong masasabi. Well, ang mga Belgian Malinois po ay natural sa kanila ang pagiging protective sa kanilang territorial sila, sa kanilang teritoryo, sa kanilang family, at ginagawa nila yun sa pamagitan ng pag-bark, no? Pagkahul. So, ito ay
ginagamit nilang warning sa mga intruder o sa mga stranger na hindi nila kilala. So, ang dali, ano? Ang dali nating malaman kapag may ibang tao sa bahay, kapag may Belgian Malinois tayo. Kinakahulan nila, iba ang kahul nila sa mga taong kilala nila. Ano po? At iba ang kahul nila sa mga taong hindi nila kilala. Kung kayo po ay pamilyar at alam na alam nyo na ang ugali na inyong dog, mapapansin nyo yun. Halimbawa, alam ko sa amin, doon sa Santa Rosa City, kapag ang dumadating sa aming gate ay mga taong kagaya ng mga naniningilang bill, ng Meralco, cable, telephone, iba kasi ang kahul niya. Alam ko rin, kapag ang pumupunta sa gate ko, ay mga taong kilala niya, pero hindi close siya. Kinakahulan din niya ito, pero iba ang kahul niya. At alam na alam ko din, kapag ang dumating sa aking gate, ay mga taong close sa kanya. Kumakahul din siya, pero iba din ang kahol niya. So, napakaraming uri ng kahol ng Belgian Malinois. At yan ay nagpapangyari kung ating naunawaan, napakahusay na guard dog. Kasi kahit hindi mo manakikita yung tao, alam mo na kung sino yung nasa labas, kung anong uri siya ng tao, dahil sa ating mga Belgian Malinois. Isa pa, ito lately ko lang po ito napansin sa aking Belgian na si Alexa doon sa Santa Rosa. Na wala pa po siya dito mga ka-dog lovers, hindi ko pa naiuwi dito yung aking mga Belgian at mga Jack Russell. Ang nandito pa lang ay si Ghost. Pero in the future plan po natin na ilipat dito ang aking kennel. Na-discover ko ito mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, kung bakit natin masasabing napakahusay na guard dog ang ating mga Belgian Malinois. So si Alexa ay meron siyang cage, meron siyang kulungan, pero hindi ito nakasarado. Pwede siyang pumasok dito, pwede siyang lumabas. Meron siyang leash, nakatali siya. Pero sa gabi, o madalas, kung minsan ipinapakawala namin siya sa gabi kasi nga, bilang guard dog. Ngayon, supposed to be, doon siya sa bahay niya at dapat lalabas lang siya, ay kapag may mga tao siyang naramdaman o anything na suspicious, sakaling siya lalabas. Pero hindi, napansin ko, lumalabas siya. May lugar siya na kung saan doon siya nakadown at nakikita mong on guard ang mode niya kasi nakadapa siya, gising siya at nakataas yung mga tenga niya at pumapaling kung saan-saan. So, naka-guard mode po ang ating mga Belgian noon. Now, gusto ko sana na manatili siya doon sa kanyang lugar kasi mas komportable doon. At hindi siya magkakaroon ng problema kasi konkreto po yung sahig. Minsan, nagkakaroon siya dito ng mga poknat. Natatanggal yung balahibo kasi naka-down siya. Naka-down position siya kapag naka-guard mode siya. So, kahit palalagyan natin doon mga ka-dog lovers, mga ka-newbies, yan ang magandang pwesto. Minsan, lumilipat na naman siya. Lumilipat siya ng pwesto. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, nakapanood ako ng isang video ng isang kilalang hindi lang breeder, kundi talaga nagtitrain ng mga protection dog. At nabanggit niya ang tungkol doon kung bakit lumilipat-lipat ang ating mga dog ng pwesto. Ang dahilan pala, pumupwesto yung ating mga Belgian Malinois kung saan yung hangin papunta sa pwesto nila. Dahil sa gayong paraan, ay madali nilang maamoy kung may papalapit sa kanilang teritory, sa kanilang binabantayang lugar, madali nila itong maamoy. So, yung hihip po ng hangin, since ng aming lugar doon ay malapit sa lake, ay nagbabago-bago yan. Kaya pala siya lumilipat-lipat ng pwesto. So, nung malaman ko yun, hindi ko siya nilagyan ng tulugan sa isang particular na lugar, isang magandang pwesto. Kasi nga, depende sa ihip ng hangin, doon siya pumupwesto. So, nakita nyo ba mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, kung gaano kahusay na guard dog ang ating mga Belgian Malinois? Kahit pa nga hindi sila na-train, kahit hindi pa sila na-train ng personal protection, taglay nila ang ganong kakayahan bilang mga guard dog. So, sa mga nabanggit na yun, mga ka-newbie, sa nabanggit natin mga dahilan, yung mabuting kalusugan, yung health nila, basta hindi natin sila napabayaan, ang Belgian Malinois po, ang kanilang lifespan ay umaabot ng 14 years old o higit pa, 12 to 14 years old po. Dahil nga sa napakahusay nilang kalusugan. Pangalawa, yung availability, madali silang makuha. Pwede tayong makabili ng Belgian Malinois kung saan-saan, pero nakalulungkot kung minsan, dahil sa sobrang overpopulated na sobrang dami nagbibreed, ay bumababa po ang kanilang value. So, sana hindi ganun, ano? Dahil napakahusay ng mga intelihenteng mga breed na ito ng dog, dapat sana ay maging mataas ang ating pagtingin sa kanila at pahalagahan natin ang gusto, hindi maging kagaya na lamang ng ibang breed. Yung trainability, madali po silang i-train.
Lalo na kung umpisa na tayang age, napakadali pong matuto ng ating mga Belgian Malinois. At yung ika-apat, yung agility, napakaliksi nila, napakaganda nilang tingnan kapag tumatakbo. Kapag nagda-down, nagsisit, yung movement ng kanilang katawan, talagang masasabi natin na pambihira ang breed na ito ng dog. At kagaya ng binanggit natin, yung kakayahan nila na maka-adapt sa iba't ibang panahon, sitwasyon at kalagayan ay nagpapangyaring maging talagang excellente silang mga breed ng dog. Siyempre, yung ating huling pinag-usapan, excellent guard dog, marami ang sasang-ayon na napaka-husay na guard dog ng ating mga Belgian Malinois na hindi lang po ito bilang mga pet dog, mga companion dog, nakakatulong ito upang maprotektahan ating mga sarili at ang atin din pong mga ari-arihan. Sa katunayan, doon sa Santa Rosa ay na doon, umalis po kami doon. Nasa bahay namin yung isa ko lang anak na panganay, may eldest son. At kasama niya doon ang aking mga Belgian Malinois. Hindi ako nag-aalala na baka ganito may pumasok. Kasi alam ko, mayroon akong peace of mind dahil na doon ang aking mga Belgian. Ganun kalaki ang aking pagtitiwala sa ating mga Belgian Malinois pagdating po sa pagiging mga guard dog. Sana ay nakakuha muli tayo ng ilang mga kaalaman, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie. At bilang mga dog lovers, no, hindi po tayo breed lovers. Hindi lang po isang breed ang inaalagaan ko. Iba't iba din pong breed dun sa aking kennel. At nakapag-train din ako ng Aspin. Kaya ako po lagi sinasabi, yung Aspin at mga Belgian Malinois ay magkakasing talino lamang dahil pariho lang po ang bilis nila na matuto kung alam natin kung paano makipag-communicate sa kanila sa paraan na naunawa nila. Sapagkat lahat po ng sinasabi natin sa mga ating mga dog, yung dog, sa yung mga sit, down, heel, actually 100% po ng ating sinasabi ay hindi naman naunawa ng ating dog. Subalit, ang mga dog po natin ay eksperto sa pagbasa ng ating gesture, mga movement, ng emosyon. Alam nila kapag galit tayo, alam nila kapag naiinis tayo, alam nila kapag desperado tayo. So, kaya nga, dapat pang nagdi-train tayo ay relax upang maging relax din ating mga dog. Eksperto sila, binabasa nila ang ating mga galaw, kilos, at emosyon na parang libro sa gayong paraan ay naunawaan niyang ating tinuturo sa kanila. So, kahanga-hanga ang ating mga dog, hindi lang ang mga purebred dog, lahat sila ay may ganong kakayahan. Kaya pahalagahan natin sila, ingatan natin, palagi nating iisipin na hindi lang sila pangkaraniwang party ng ating buhay, talagang ang ating mga dog ay karapat-dapat sa ating pagkalinga at pag-aalaga. Maraming salamat mga kanyubi at sana ay sa susunod na video, kasama ko muli kayo, magkita-kita tayo. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, pakisuyo pong pakilike at pakihit na rin po ang notification bell those upang sa sunod na upload ko po ay ma-notify kayo. At sa gayon ay nakinabang tayo sa mga impormasyong ating ibinabagay. Maraming salamat. Bye-bye po mga ka-dog lovers, mga ka-yubi. Oh, come on, ghost. Come on. What's up, boy? Goodbye. Goodbye. Come on, ghost. Come on, ghost.